Stephanie, ang magkukulay ng aking buhok. As you can see from the title, siya na naman po. Actually, siya yung kinulayan ko like 2 weeks ago? 1 week ago? 2 weeks. So yun, kinulayan ko yung hair niya. Ay, binbleach ko pala yung hair niya. Tapos ngayon, magbleach kami ng hair. Tapos after ilang days, saka pa ulit ako magdadye ng hair. Kasi, you know, may, baka kasi mamaya makalbo ako. And, you know, we don't want that shit. Okay. So, ayun, magbleach na po kami. Ayun. Bye. We'll see you there. Bye. So here are some of the things that you'll be needing for bleaching your hair. Remember to use safety equipment. I got my bleaching powder from Colossi and oxidizer from the brand Brimod. Guys, mga 4 na araw na akong hindi nagbabasa ng hair. So, sobrang oily na. Ilang half ko, girl? Uy, nangyayari sa'yo. Uy, oh my God, look. Uy, nangyayari sa'yo. Teka, Halloween natin na ngayon. Parang siyang vulkan eh. Kaya nga. So, pag... Uy, toy lang na. This is at your own risk. I did a skin test at the back of my neck and also one on my wrist while I did my cousin's hair. So ayun, it was ample time para ma-determine kung okay ba yung magiging result ng aking skin. So after bleaching my cousin's hair for approximately 3 hours, fortunately wala naman akong naging allergic reaction. So here we're just measuring the proper ratio of the bleaching powder to the oxidizer, which is 1:2. 1 sa bleach and then 2 sa oxidizer. So as to avoid any unnecessary chemical reactions katulad nung kanina na nagkaroon ng mga rising effect sa aming bleach. So medyo naging powdery din yung naging consistency niya dahil medyo napadami yung powder. So the amount of product used for my hair length was 4 parts bleaching powder and then 8 parts oxidizer. Tinansya lang kanina. Huwag lang po buhok ko pag-pressure nito. Kakalimut lang. Kita niyo yung oils ng aking hair. Gabi na miss ko pa na magpa, you know, natural hair color. Pero dahil bored tayo ngayong quarantine, bumabalik naman po ang buhok. Huwag lang yung hindi. Huwag lang hindi. Ibang usapan na yan pag hindi bumalik. Mananag po kami ng True Night and Day habang nagbi-bleach ng aking buhok. So this is me, 4 na araw na walang ligo ng hair. Ng hair lang naman, huwag kayong ano dyan. Ah, just my side. Sigunahan ako naligo ng 1 araw. As in, nalimutan ko talaga kasi di ba nga fucked up na yung schedule ng aking tulog. So minsan gigising ako, ay hindi, ang alam ko naligo ako. Tapos kinabukas, bakit parang ang oily na ng hair ko? Sabi ng neurosurgeon, astrocytoma. Ba't di ko sinabi? Sa'yo? Ba't ko naman sasabihin sa'yo, break na nga tayo, di ba? Binrigan mo ko. Thank you.
rinse everything off. Grabe nga. Okay, sana magpantay because this Monay girl. Yes, Monay Bae. Monay Bae is the key. Anyway, ayon. I will see you once I have this all off. Yeah. Oh my god. Step. Oh my god. Ay, may pachi-pachi. Girl. May pachi-pachi. Asaan? Ay, may hindi nalagyan, ari mo. Hindi pa bang ihabol? Stephanie. Pachi-pachi. Girl. What you gonna do? Stephanie! Ano mo sa'yo daw yun? Ay, bridge mo so guys, paano? Ito. Okay, sige. Kung ano ba yung talagang kitang-kita, girl, ha? Hindi na ako magdikawala sa po. Ito yung meron, ano, may thumbnail na naiyak ako. Ano? Iyakin mo ako, Stephanie. Sampalit mo ako. Charot. Dapat ang gawin mo, wag yung parang may linya. Ang gawin mo yung parang pataas yung iba para mag-gradient siya. Remedyo natin ito habang kumakain ng noodles, Stephanie. Talagang, Stephanie! Stephanie! Nga pala? Remedyohan din natin yan. Ngayon na? You gotta do it to me! You gotta do it to YouTube! Parang, gusto rin ng lagos, hindi ko pa yung noodles. So, ko dito. Hindi, sabi siya. Panot! Paano, Stephanot! So what we did to fix this was spot bleaching. Just make sure not to apply the bleach in a way that forms a solid line. Make it gradient so you can avoid light patches. This way, the mistake won't be too obvious. Guys, this is day 2. Day 2 or day 1, I don't know. After kong gumising from the night na nag-bleach ako ng hair, feel ko na parang, hindi naman siya super dry kasi parang feeling ko medyo healthy pa ngayon hair ko. Pero kasi, ayoko lang ng feeling na parang baka mamaya mamatay na siya like that. So, you know, ang ginawa ko, binabad ko siya ng onting coconut oil and castor oil. And then ngayon, maliligo na ako. As you can see, wala pa rin akong palit ng damit. Wala talagang ligo-ligo today. I will be using the purple shampoo na binigay sa akin ni Steph. Titingnan natin kung magkakaroon ba ng changes. Kasi actually, yung brushing nga niya, ikita nyo, diba? Pero, di kasi kami nakabili ng toner, ng purple toner. Diba usually dapat pagka gusto mo na matanggal agad yung brassiness, dapat after mong mag-bleach, magto-toner ka na agad. But we forgot to buy some. Hey guys, we are currently on our second bleaching session. Mukha na akong ensaymada at the moment. Ano naman siya, si Stephanie. Hi guys! We are finally done with everything! It's me and I mean everything! Gano'n ko talaga tayo nag-bleach? 2 hours? 3 hours? 2 and a half? Gano'n. Gano'n ko talaga tayo magbababad dito ulit? 20 minutes. 20 minutes. Okay, so I'm going to leave this on for 20 minutes and then after, i-rinse ko na. Yes. Hindi nakalipad, girl. Alam mo na. Is she going bald? Why is she not going bald? Bye! See you! So this is the morning of my second bleaching session. So dapat ang plano ko is hindi ako maliligo ng hair. Pero kasi feeling ko baka meron pong mga natira na powder and something sa hair ko. So parang ayoko naman ng mangati. Kasi medyo nangangati yung scalp ko ngayon eh, dahil feeling ko na dry na siya. Dry, super dry ng scalp ko nga sa kaka-bleach. So, ayun. But before I slept last night, ang ginawa ko, naglagay ako ng coconut oil sa hair ko. Pero hindi naman yung babad na babad. Pero I applied some. Kaya medyo oily yung hair ko ngayon. So, bala ko lang siyang liguan
ngayon, and then after a week na ulit bago ko liliguan kasi hinihintay ko pa rin yung pink na hair dye dumating from Shopee. And ayun, if you guys also want to know where I bought that, I'll just put the links down below kasi actually, tagal kong naghanap ng shop na meron ng dye na yun dahil halos lahat ng chinek ko ay out of stock na. So, I don't know if by the time you watch this video ay meron pa rin silang stock. So, as I was editing this video, I just found out that the brand I used to dye my hair apparently called Manila as a province of China. And I find this very unacceptable and so disrespectful. And thus, I urge you to boycott this brand and instead use some local alternatives that I'll be providing in the video. Honestly, these local alternatives are much pricier compared. And ultimately, yun din talaga yung naging deciding factor kung bakit yun yung ginamit ko na dye in the first place. But after this incident, I know that I would rather spend a little bit more than use a brand that has deliberately disrespected our nation. Everything you'll need to dye your hair is basically the same except that you have to use dye instead of bleach. Hello! Hi guys! Ito na naman po kami. Finally, makakapagkulay na po kami ng ating mga buhok. After 1 month. Oh, eh. Ayan, dumating na po. Amen to you. Go, go, express. Never again. Charot. Libre mo. Yes. At ang aming, ano nga tawag dyan? Oxidizer. Kung ano man tawag sa kanya. Libre mo din. So, thank you so much for sponsor. Charot! Okay, bye. Ayun yung daga. Ayun yung daga, girl. Ayun yung... Nakita mo, nakita mo? Hindi. Nakal... Ayun! Si akin, guys, ay... Very light ash blonde. Yeah. Ito na po ang yogurt. Ayan, ito po ang kay Stephanie. 1:1 ang ratio. Don't do that, kids. Don't smell. Don't sniff. You gotta wasp. Like that. Sana pumantay, Lord. Okay. Hi, guys! Tapos na akong magkulay and bababa rin ko na lang siya for 30 minutes. Hello! Di ba ako tapos? Kapal po ng buhok niya, kaya napakahirap. My God, this girl! Tatlo po ang nagamit ko. Nawa-OC ako kasi hindi siya side na side. Sis! Isa pa tatlo na po siya. God bless your hair. Ayan. Hi. I'm tired. Ayan. We're done. Okay, tatanggalin ko na siya. At iwawash ko na siya. Sis, oh. I-rinse mo na lang itong shower cap. Share kami. Noon ako matapos ako ng 30 minutes. Kapal ang buhok! Tapos na po ako. At siya. Yan. Ginawa niya pong pink yung unahan kasi hindi masyadong naibabad. Hindi mo masyadong nababad or siguro konti yung nailagay niya. Pero yung akin, happy naman ako. May unting orange yung taas. Ewan ko ba, nakailang lagay na ako pero ayaw niya. But you know, okay na ako. I'm gray. Oh my God. You're gray with pink. Pink na hindi mo maintindihan hindi ako pink ba talaga? Ito akin, parang meron siyang violet sa ilalim. Thank you so much for watching this video. Mag-update po ako sa inyo tomorrow morning ng dry ang aking hair and in the sunlight. Thank you so much. Bye. This is so, so long video. Sobra, grabe. Ilang weeks. 2 buwan ata tayo nagkakaganito. Ano? Ay, thanks. Thank you, Stephanie. Finally. Finally, pero... Diyos ko. Tingnan niyo ang kanyang buhok. Hindi mo maintindihan kung ano ba nangyari. Pero, masaya siya. Yun ang mahalaga. Hindi mo maintindihan, pero... Well, ganyan talaga. Ganyan talaga ang life. Sana all, ganyan ang mga
ang outlook in life. Why can't we all be a Stephanie in this world full of Nagumi? Okay, sige. Bye! Hi guys! This is the final result of my hair dyeing sessions. Ito na! Ang final! Finally! Natapos rin ako. And I really, really like it. Hindi siya perfect, unlike kunwari sa salon. And as you can see, merong parts na parang yellowish or orangey yung tone niya, which means hindi sila fully na soak dun sa dye. Kasi what I did is nakita nyo nga, kinamay ko lang. And kapag ka kasi ganun, yung pinaka makakover lang ng dye is yung surrounding parts. And then yung mga nasa inner, hindi sila masyadong malalagyan ng dye. Which is why merong mga parts na medyo yellowish sa ginawa ko. Nung nag-clump ako ng mga parts na nilalagyan ko ng dye, tinatry ko din silang i-ganito para tinitinan ko kung ma-spread ko ng maayos yung product. What I advise you to do after ng mga ng session nyo, as you can see, parang patay na talaga yung buhok ko, which is true, totoo na, talagang hindi ko na alam, it's parang tambo na siya mga girl, as in parang antigas-tigas niya, especially yung tips. So, wala eh, ganun talaga. Going to bleach your hair and you're going to dye, ganun talaga yung mangyayari, madadamage at madadamage yung hair nyo. So, ang maganda lang na gagawin nyo is, meron kayong aftercare routine, which is, ako, ang ginagawa ko, hindi ako naliligo ng hair every day. Ang ginagawa ko lang is, as much as possible, tinatry ko na once a week lang ako magbabasa ng buhok. Especially since nandito lang din naman ako sa bahay ngayong quarantine. At most, ang pinakamarami ko ng ligo is every 3 days. Ganun. Pero I try my best na every week lang talaga. Tinatry ko din na thrice a week, magbababad ako ng hair ko in coconut oil and also castor oil. Pagka naliligo ako, madalang ako gumamit ng shampoo. Usually, ginagawa ko lang talaga conditioner. Tapos yung conditioner, nilileave ko for at least 5 to 10 minutes para medyo ma-soak in niya yung healthiness, yung mga ganon. Ay, Diyos ko, nakakaloka. As in promise, ang tigas na itong dulo. And also, guys, if you're also planning to bleach and dye your hair, itong ganitong shade is ang required na lightened level ng hair para ma-achieve mo yung ganitong shade is 8 to 10. Which means, kailangan mo at least maka 2 to 3 sessions ng bleaching. And, syempre, ang bleach talaga nakaka-damage siya ng hair. As you can see, for me ha, healthy yung hair ko before ako nag-start mag-bleach. But since nga nag-bleach ako, as in talagang namatay siya, girl. Especially itong mga nasa dulo na parts, as in damang-dama ko yung pagkakadry niya. Tapos, hindi mo rin talaga maiiwasan na magkaroon ng breakage at saka ng hair fall. After ng first bleaching session ko, feel ko pa na healthy pa yung hair ko na parang hindi pa siya super dry at saka may onting shine pa siya. Pero after yung second bleaching session ko, as in sobrang dami kong hair fall, sobrang dami kong breakage, kaya talaga medyo natakot ako after nun. Pero, you know, sa awa ng Diyos, may buhok pa tayo and sana hindi sila masyadong manlagas. So, ayun, to avoid talagang as much as possible, tinatry kong hindi galawin masyado yung buhok ko. Hindi ako masyado nagsusuklay. Kung magsusuklay ako, ang ginagamit ko is yung big tooth na comb. Para kasi kapag ka masyadong maninipis yung teeth ng comb mo, mas prone siya yun sa mga, kunwari yung mga tangles. Maka-cut up siya dun sa mga tangles na yun. And then, mas lalong magkakaroon ng breakage at saka ng hair fall. You win some, you lose some. Ganun talaga. Gusto mo ng magandang kulay ng buhok, papangit ang health ng hair mo. Ganun talaga yun. I'm still trying to look for remedies or parang mga serum for my hair para medyo bumalik yung buhay niya. Ayun, so if you have any suggestions for a hair care routine, you can leave them down below. I'm still trying to find the perfect routine for my hair para maibalik ko yung kaonti yung kanyang life. Thank you guys so much for watching this video. I hope you enjoyed and I hope marami rin kayo natutunan. Sana meron akong naitulong sa inyong mga boredom ngayong quarantine. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give it a thumbs up. Don't forget to share this video to your friends who might also be wanting to try to dye their hair. Follow me on all my social media so you'll be updated whenever I upload a new video and also whenever I post stuff. Ayan, thank you guys so much for watching. Bye!